Okay, bonding time with my joke friend, Daryl. Let's go. Nagagala kami ngayon kasi, hindi naman nagagala. It's a brand new morning at napag-usapan naming dalawa na... Mag-aral ng French. Mag-aral ng French. Magano kami, maglalakad-lakad kami kasi, you know, it's springtime. So, ito yung first time muli na nakasama ko siya sa rest day ko kasi nagparehas na kami ng rest day. Dapat tatlo kami kaso yung isa namin busy sa video. Busy. Gumagawa din ng sarili niyang content. So kami na lang muna yung dalawa yung naglakad-lakad. Sa ngayon suportahan na lang natin siya. Nag-post po siya ng bagong video about Machinist. So andun din po yung paano mag-apply dito sa Canada. So all lahat ng coverage pwede siyang panoorin para malaman niyo paano siya mag-apply dito. Click lang po kayo doon, subscribe po kayo doon sa channel niya. Oh. Imagine niyo may sakura dito sa Canada. First time ko nakita dito sa Canada. Grabe, amazing. Medyo malayo-layo na rin yung nalakad namin pero may gusto pa kami kasing puntahan na park eh. Ito yung lagi namin pinupunta ang park nila Daryl. So yung park, so doon kami magpapahinga. Nakikita nyo naman, umaga na, may araw na. So sharing time mo tayo ngayon. Ganito yung nangyari nung paano kami nakarating na apat dito sa Canada. Pero paano kami napunta sa Canada? So ako muna yung mag-share. So ganito kasi yun. Anong nangyari nun? Nag-apply ako sa Chartreuse agency. So shout out sa mga taga Chartreuse. Ganito nangyari. Nag-apply ako, tumawag ako kay Sir Ryan para sa position na Electroplater. May kung available pa ba yung position na yun na nakita ko sa work abroad. So guys, work abroad, ayan yung isang legit website kung saan pwede mag-apply ang mga OFW. So tinanong ko nga kay Sir Ryan kung available pa ba yung Electroplater. So sabi niya available pa daw, so ipasa ko daw yung mga necessary requirements para may line up ako sa interview dahil darating daw yung employer. On that day na tumawag ako, kinabukasan, dinala ko yung mga requirements ko. And then, naghintay lang ako ng 1 week at na-qualify naman ako at doon, tinawagan ako. So, yung next na nangyari, after nung 1 week na na-qualify ako, tinawagan ako for interview. Which I remember, it's September 25. September 25 siya. Tinawagan ako para sa final interview. Yung nag-interview sa amin is si Mark Olivier, siya yung employer namin at siya din yung pumili sa akin. At especially dun sa tatlo ko pang kasama. And then after nun, di sa kabutihang palad, ako yung unang tinawag as a Electroplater. Tapos subod na tinawag si Daryl. Yes, sir. At sumunod ay si Gerald. Yeah. Pero si Jesse, hindi ko alam kasi kung ano yung naging proseso nung kay Jesse. Pero sa mga kasama ko dito, isa sa mga Montreal peeps din. So, anong nangyari nun? Based dun sa procedure, ang mga Electroplater, wala na siyang trade test. So, ang nag-trade test lang, yung si Daryl na welder, at si Gerald na Machinist. Ganun na yung nangyari. Hindi ko na alam kung ano yung mga sunod na nangyari nun kasi nga since hindi naman ako kasama sa trade test. Okay. And then after nung trade test, nagkaroon kami ng isang
orientation para dun sa mga natanggap. Tama ako darin, no? Nagkaroon ng orientation. May orientation po. Bulul-bulul ako eh. Procedure about dun sa mga gagawin namin regarding dun sa application namin papuntang Canada. And then, of course, hindi mawawala yung French class dahil ayun ay isa sa mga requirements namin o mga gamit namin pagpunta namin sa Canada. O nga pala guys, kaya pala kami kailangan mag-aral ng French kami dahil dun kami magtatrabaho sa Quebec, which is a French-speaking province ng Canada. Kaya requirements namin talaga mag-aral ng French. Okay, tapos na rin sa paglalakad. So itutuloy natin yung kwentuhan natin, no? So ganun yung sunod na nangyari. Hindi ako kasama sa trade test, kasama lang si Daryl, si Jesse at si Gerald. So ako, naghintay lang ako ng tawag ng agency kapag magsisimula na yung French class. So dun sa proseso ng French class naman, every Saturday, umaating kami ng French class. So dun na rin kami nagkakilala ng lubos ni Gerald, ni Daryl, saka ni Jesse. Although, nagkaroon kasi ng split. So ako, umaating ako ng Sabado at si Daryl, since taga Baguio siya, nag-decide siya na mag-Skype. Kasi nga, napakamahal ng pamasahe. Kung bababa pa siya ng Manila para lang sa French class. Which is a huge amount of money para ilabas niya palagi kada Sabado. So, I think nag-range siya ng 3,000? 1,500? 3,000 kasi syempre, mahal-mahal lang simula Baguio. At hindi siya sa Baguio nakatira. Ano pa siya? Babiyahe pa siya. Tapos pupunta pa siya ng Baguio and then dito sa Manila. Gerald naman, taga Pampanga, although malapit lang yung Pampanga, kaya nagagawa niyang umate ng French class. Ako naman eh, taga dito lang ako sa Manila, kaya nakaka-ate naman ako. So ganun yung sunod ng mga nangyari. And then, after 4 months, 5 months, I think, after nung mga ganung buwan, dumating yung Lamia namin. Noong dumating yung Lamia namin, doon na nagsimula yung mabilis na proseso. Yan po, malapit na po kami. Sa wakas, nakarating na po kami sa bahay namin. Sobrang layo na nilakad namin ngayon. Finally, pahinga muna and then luto na lang kakain. Finally, nakarating na rin kami. Ito na po kami sa bahay. So, what's up? So, nagbabalik na naman po ang inyong lingkod. So, tapos na po kaming kumain. So, ituloy na po natin ang sharing time. Pero teka lang ha. Para akong basurero dito sa suot ko eh. Gusto tapos yung buko, ano ba naman yan? Teka lang, wait lang ha, may gagawin lang ako. Yan! Teka lang guys, gagawin pa akong isa pa, wait lang ha. Yan! So pwede na tayo mag-start. Medyo okay na yung outfit ko ngayon. Pero, kung bago po kayo sa channel ko, ito po ang mga dapat niyong gawin. Dito po sa may left side, andyan po yung subscribe button and the bell. Dito naman po sa kalapit niya yung like button at yung comment section box. So guys, subscribe, like and comment. And hit the notification bell para maging updated po kayo sa mga future videos ko. Tutunog po yan like ping sa cellphone nyo kapag po may mga bago akong videos. So without further ado, tuloy na po natin ang sharing time. So guys, so nagtapos tayo sa Lamia. So by the way, yung Lamia nga pala. So, ang ibig sabihin ng Lamia ay labor market
Impact Assessment. Ito yung isang permit na kung saan ay ang mga employer ay capable na mag-hire ng mga foreign worker. So kapag may positive lamia ang isang employer, andun yung mataas na demand ng kanilang shop or company na mag-hire ng mga foreign workers. So kailangan, ano sila, approve sila ng lamia. Kailangan meron silang lamia certificate para makapag-hire sila ng mga foreign workers outside ng kanilang country, like the Philippines. So ayun yung lamia. So after ng lamia, anyway, so yung lamia nga pala, depende yan kung gaano katagal siya maaaprubahan ng isang employer para makapag-hire ng foreign workers. Gagawin ko na example yung sa amin. Yung sa amin, medyo lucky lang kami dahil medyo mabilis yung dating ng lamia namin. So dumating siya after 5 months. Yung iba naming classmate sa French class, meron pang mas mga swerte sa kanila kasi ano mas mabilis na aprubahan ng Government of Canada yung company nila at naaprubahan at nabigyan sila ng lamia. Kaya nakapag-hire sila agad ng foreign workers. So mabilis nilang napaalis yung mga kinuha nilang foreign workers. So sa amin, 5 months po. 5 months po bago dumating yung lamia namin. So after dumating yung lamia namin, binigyan kami ng instruction na aming agency, which is Chartreuse Prime Recruitment Agency. Tama, hindi ko na matandaan eh. Pero, basta andun yung word na Chartreuse. Ilalagay ko na lang yung address sa description para makita nyo at malaman nyo na rin para makapag-apply kayo. Shoutout po again sa mga taga Chartreuse. Especially kay Ma'am Trina, ang pinakamaganda naming boss si Ma'am Trina. Kamusta po kayo dyan? And then, after nun, yun, pinagkumpleto na po kami ng requirements. Actually, lahat ng requirements kailangan original copy. Pero, oh, guys, huwag kayong, ano, mag-hysterical. Dahil, yung mga original copy naman na yun, makukuha nyo rin yun after a year. Pwede nyo siyang kunin personally kung uwi kayo ng Pilipinas or ano naman. Pwede nyo ipakuha sa mga relatives nyo at magbigay na lang kayo ng, ano, ng letter na katunayan na relative mo sila. For example, asawa, ayan. Basta magbigay lang kayo ng ano, authorization letter, yon, authorization letter. And then after nung lamia, biometrics na kami. Biometrics and visa, yon. Pares lang yon, biometrics visa. So, pinag-biometrics na kami tapos dun yon sa Makati. Sa Makati siya. So, kukunin yung fingerprinting nyo. Nakalimutan ko na kung magkano yung presyo ng biometrics. Pero sa tingin ko, nagbabago yung presyo niya. Pero ganun yung mga susunod na ano procedure. Biometrics, and then after ng biometrics, by the way guys, nakalimutan kong sabihin bago ko in-explain yung lamia. So nung natanggap nga pala kaming apat, pinapirma na kami na agad ng kontrata. Ang alam ko, ganun din yung nangyari sa ibang ano, nakapasa, nakasama namin. Kasi yung interview namin, one shot lang yun. Kumbaga, after ng interview na yun, pipiliin na nila yung mga na-interview nila. Tapos, aalis na sila ng Pilipinas. Kasi parang, pagkakaalam ko, 1 week lang silang mag-i-stay dito eh. So, after na mapili yung mga qualified employee o qualified na interview, papipirmahin na ng kontrata. So ganun po yung nangyari sa amin lahat. So pinapirma po kami ng kontrata. So sunod pong nangyari ay yung sinasabi ko, yung biometrics. So yung biometrics, 1 month nyo po yung hihintayin. Sa pagkakatanda ko, 1 month po siya. So after 1 month, may marireceive po kayo na email galing biometrics at saka makaka-receive din kayo ng ganitong letter from the agency. Yan po. Yan, ganyan. Hindi ko na pwedeng ilapit kasi baka makita niyo yan. Confidential kasi ito eh. So tapos, ang next naman, itong notification. So, yung notification, ano rin yan, sa email. So, kailangan talaga may valid email kayo para ma-receive nyo lahat itong mga important documents galing
agency, galing VFS. VFS, ito yung nag-process ng biometrics namin. So, ayan din yan. Trinin ko lang siya. Trinin ko lang. Pero, pwede nyo ma-receive yan through email. So, after naman nung biometrics, siguro a month after, may ma-receive naman kayong ganito naman. Ayan, ganyan. Ito naman yung ito naman yung approval na pwede na kayong mag-work sa Canada. So, nakasulat dito na ino-authorize na kayo na ng government ng Canada na magtrabaho sa bansa nila. So, ayan. So, yung susunod naman na requirements is yung after nung LAMIA, saka nung biometrics, saka visa, yung CAQ. CAQ stands for Certificate d'Acception du Québec o Certificate of Acceptance of Quebec. Ito, kailangan to ng mga foreign worker or some foreign student na gusto nyo mag-reside dun sa country nila. So, kailangan nyo ng Certificate of Acceptance of Quebec. Yan. Kailangan nyo po yon para kumbaga legal yung pananatili nyo or pag-stay nyo sa Canada. Kailangan nyo yan. Pero, syempre, ang gagawa na yan, yung employer na natin. Employer na tatanggap na sa inyo. So, ayun na lang yung nila. Tapos, ma-re-receive nyo na rin yan through email. Through email, galing from the agency. Kasi, from the employer, i-send nila ito yun sa agency. Tapos, yung agency, i-send naman sa inyo. So, pag natanggap nyo na yan, sobrang lapit nyo na talaga sa dream country nyo, which is Canada. So, ayan po. Ayan. Hindi ko masyadong ilalapit kasi confidential yan. Confidential. Tapos yan. Ayan yung mga necessary requirements na marireceive nyo kapag yung malapit na kayong makaalis. So, recall natin. Ang una nyong marireceive is LAMIA, sumunod biometrics, visa, and then CAQ. Yan. Tapos na CAQ, susunod darating at ito po yung tinatawag na Certificate from Polo. Yan, Certificate from Polo. From Toronto, Ontario, Canada. Philippine Consulate General. So, yan. Makaka-receive din po kanyan. So, pag na-receive nyo yan, talagang sure na talaga yan. Malapit na. And then, so, yun na po. So, after po nun, ay sasabihan na po kayo ng agency na kumuha na po kayo ng inyong PIDOS. Yan. PIDOS na po ang susunod niyan. So, PIDOS, ano ba ibig sabihin ng PIDOS? Yung pre-departure orientation seminar. So, mura lang naman po to. So, kayang-kaya nung mabayaran yan. Siguro 150 yata. Kung hindi po ako nagkakamali. At syempre, after po ng PIDOS, ay ang pinakalas. Ang pinakalas ay ito po. Ang Overseas Employment Certificate or OEC. Na pag yan po ang na-receive nyo, okay na po yan. Ready na po kayong makaalis ng Pilipinas. So, after po niya ng OEC, ay, syempre, plane ticket na po. Tatawagan na po ng employer ang agency nyo or yung Chartreuse para sabihan kayo na mayroon na kayong plane ticket para makabiyahe na kayo. Kasi actually, minamadali din naman po ng mga employer yan. Ginagawa po ng employer ang kanilang makakaya para makuha kayo agad para makapag-start na po kayo magtrabaho. So, nagtatagal lang po talaga sa mga pagpaprocess ng mga documents. Kasi, syempre, kailangan natin na sumunod sa law nila, sa batas nila. So, after nyan, tatawagan na po kayo ng agency para sa orientation
bago kayo umalis ng bansa. So, syempre, ano yan, kasama nyo isa sa mga relatives nyo para i-orient din sila sa mga bagay-bagay na mangyayari sa amin dun sa bansang pupuntahan namin. So, i-explain po nila yan lahat. So, ganun po yung mangyayari. Tapos, after nyan, after nung orientation, so, kinabukasan ho nyan. Parang usually ganun, kinabukasan, aalis ka na agad. Aalis ka na agad. Ganun kabilis po yung mga pangyayari. So, after nun, kinabukasan, magkikita na lang po kayo diyan sa airport, tapos i-meet po kayo ng isa sa mga representative ng agency at ibibigay po sa inyo yung complete requirements na kailangan nyong dalin. Na pagkakalam ko kailangan din yung iba doon sa airport sa Pilipinas, tapos kailangan din sa airport sa Canada. Vancouver, kasi doon kayo bababa sa Vancouver. Doon yung ano doon yung immigration na office doon. Yun, may mga ibibigay kami doon na naka-compile doon sa isang envelope na ibibigay sa inyo nung representative ng agency. So ganun po yung mangyayari noon. So once na nasa airport na po kayo, yun na po talaga yun. Kumbaga ilang minuto na lang, ilang oras na lang welcome to Canada na kayo. So ganun po yung mga nangyari nung ano, sunod-sunod na proseso yung paano kami nakarating sa Canada, paano po ako nakarating sa Canada as an electroplater. So, yun po yung nangyari. So, ang susunod ko naman po ay yung, syempre, ito yung pinakahihintay ng lahat. Sweldo. Sweldo. So, ganito po ang sweldo dito sa Canada and sa Quebec. So, yung sweldo po, depende po yan. Depende po yan sa skilled mo. So, dito sa Canada, kapag skilled worker ka, medyo mataas yung rate no salary, yung sahod mo. So, sa mga skilled worker, nagre-range siya ng 18 to 32. Ganyan. Starting. Depende pa rin sa skilled mo. Depende pa rin. So, kung, syempre, pagbaguhan ka palang dito, may ano kasi ako may classmate ako na starting nila, pagkakaalam ko, ano, 17. Pagkakaalam ko, 17. Pero, since nagkaroon kasi ng bagong increase this last 2019, nagkaroon ng increase. So, in-increasean sila. Hindi ko lang alam kung magkano yung in-increase nila. Pero, sabi niya, malaki daw. Malaki daw yung increase. Pero, yun po, nagre-range po siya ng 18 to 32, something like that. Sa mga skilled worker like welder, machinist, mga tulad ko, electroplater, yan. Ganun po yung nag-range yung sahod nila. So, ganun po guys. So, I advise kung gusto nyo pong mag-apply dito sa Canada, tingnan nyo lang po yung mga available na hiring doon. Ilalagay ko po sa description box yung website ng Work Abroad. Legit site po yan para sa mga OFW. Gusto nyo pong mag-apply dahil dyan din po ako nag-apply kaya ako nalaman yung hiring na to. And syempre, sa yung Chartreuse agency na nag-send sa akin dito sa Canada, marami pong salamat talaga dahil sa inyo natupad ang isa sa mga pangarap ko na bansa, Canada. And ilalagay ko na rin po yung address nila, yung details nila sa description box. So, check nyo na lang po dyan. And then, dyan po sa Chartreuse Agency, lahat po ng mga staff dyan, lahat po, approachable po lahat yan. Especially po yung, si Ma'am Trina. Yan, si Ma'am Trina. Napaka-approachable po. Hindi ko po nakita ng mga negativity yung mga tao dyan. So, basta magtanong lang kayo kung ano yung mga dapat nyong itanong, wala pong problema. Napaka-approachable po ng mga tao dyan. So, visit nyo lang po yung agency na yan para po may, malay nyo, merong opening na peepz.
pwede sa skills nyo. Sa skills nyo. So, apply lang po kayo dyan. Click nyo lang po yung bell na katabi nung, ano, nung subscribe button. Click nyo lang po yan para ma-update po kayo sa mga susunod ko pang video. At abangan nyo po yun. At dito na lang po nagtatapos yung videos ko. So, ingat po kayo lahat dyan sa Pilipinas o kung saan mang bansa kayo naka-reside, mga OFW dyan. Mabuhay po tayo mga OFW at lagi nyo po tatandaan, stay positive lang po para laban lang po sa hamon ng buhay at huwag po tayong susuko, okay? Bye-bye and see you on my next video!